to lead the Jehovah's Witnesses. Mm-hmm. Pero mas matimbang sa akin na nasumpungan ko ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesus. Magandang gabi. Kasama ko ngayon si Brother Paul Alima, converted pastor, one of the converted pastors. And then, kanina pala, Brother Paul, may binibless ko ng bahay sila, Nanay Rosa at si Brother Atatay Antonio Kiblat. Ay 45 years civilly wed. Pero laging nanood sa programa. Kahapon ba yun? Nagpakasal sila? Oh, this month. 18. 18 pala, July 18. No? Nagpakasal sila, Brother Paul. No? Tuwang-tuwa dahil nag-request for blessing sa kanilang bahay. No? So, maraming salamat sa Diyos. No? Na yun po ang tunay na conversion. No? Na for how many years? 45 years. No? Na... Oh, sama din natin si Brother Cesar. Dito, Brother Cesar, oh. Oh, at si Ate Helen, ang ating laging kasama at sumusuporta sa ating programa, lalong-lalo na sa project natin. No? Salamat, Ate Helen. Si hi, Ate Helen. From, ano sila, from... Batangas, Lipa. Lipa, Batangas. So, kumusta po kayo? Maraming nanood sa atin, Brother Paul. And so, hello, good evening sa lahat ng mga viewers ni Father Darwin. At sana ay sa gabing ito, masumasa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. At nanood sa atin, Brother Paul, si Good Vibes Arat. Good evening sa tanan, Teresita Bilio. Nanood din sa atin. Si Rica Umalay. Ayong gabi, Father. Watching from Haplag. O, bago lang tayo pumunta sa Haplag. At pumunta ka din doon sa Malinaw. Sa Malinaw. Daming sa tao. Gym. Daming tao doon. No, tuwang-tuwa yung mga tao. Doon si Pastor Nante. Oh. I-greet mo yung Pastor. Kilala mo yun? Sa, nung pumunta ko doon. Oh, nagtanong siya. Hindi sa dumalosan. Hindi siya nagtanong. Ako lang ang gusto niya, harapin. Just imagine, Brother Paul, si Mama Mary daw ay manluluwas. Patunayan ko daw na si Mama Mary, Brother Paul, ay tagapagligtas. Hindi naman natin doktrina yan. Parang istroman yan pa doon. Yan ang isang teaching, hindi naman atin. Atin, so hindi po yung debatable na ano, hindi. Siya na lang magpatunay daw. Tapos negative na yun. Oo, hindi naman turo ng Katoliko na si Maria ay tagapagligtas. By the way, mga kapatid, may ano tayo, may Marian pilgrimage. At ngayon ay nangangatok tayo. Tulungan natin si Brother Paul dahil mga 320 po, no? 30. At ang nalikom mo ay 100 pa. At marami pa siyang i-share kapag makapunta siya doon. Sana matulungan natin. Ilagay natin yung GCash niya dito sa ano natin, sa live. And then, sana matulungan natin siya. Kasama na, makasama natin sila this coming October 13. So, siya lang yung converted pastor. No? At inaalay niya yung sarili niya sa evangelization. So, ito po ay malaking milagro, mga kapatid. Dahil, just imagine, pastor ka na. At financially stable ka na, di ba? At nakatayo na siya. 9 kingdom halls? 9 kingdom halls. Yung kingdom halls, yun po yung mga simbahan. Yun po ang mga simbahan sa atin simbahan. Mga parokya. Just imagine, church builders. One of the church builders si Brother Paul sa mga structure. Sa kanilang mga parokya. At 15 years ba?
10 years. And by birth din na saksi ni Jehovah. Mm. Sa anong lugar, bro? Sa simula, doon ako sa Cagayan Valley, Isabela. 2 years sa Tagalog Congregation. Tagalog? At sa 2 years sa Iloco Congregation. Ilonggo? Iloco Congregation. Ayun, Iloco. Ilocos? Na imbang, arabihi ka na kayo amin na kamsat, ijay Ilocos, sa Pagkuma, na adan ko is itinasaya at nga circumstansya, iti da ito yung arabihi. Masan to? Sila na makaintindi na. Ano, so, inano ko yung Iloco kasi isa sa mga pangarap ko na bumalik doon sa lugar na doon ako dating nag-ministry. So, hindi ka pa nakabalik doon? Hindi, pagmumula nung ako yung naging Katoliko, more than 10 years na, isa yun sa aking pangarap na, kasi gusto ko i-restore yung ano ko, lingwahe ko sa Iloco na malapit ko ng kalimutan. Kalimutan sa more than dialect yun. Hindi ko na, pero intindihan kong mabuti, magpagsalita pa ako. Ilang taon ka doon? 4 years lahat. Four years. Kasi ang region to ay yung Cagayan Valley, mostly Ilocano doon. So, Iloco yung gamit nila. Pero nasayin ako 2 years sa Tagalog Congregation sa Cagayan City at saka sa 2 years sa Cagayan City at 2 years din sa Kabatuan at saka San Emmanuel. San Manuel. So, after doon? Dabao na ako. Sa Dabao? Saan sa Dabao? Sa Katalunan, sa Hagunoy, Davao del Sur, sa Bato Santa Cruz. At yung ina ko ay na-stroke, pinantahan ko siya sa doon ako nagpasayang sa pinakamalapit na kongregasyon sa tirahan ng ina. Ilang taon ka doon sa Davao? Nasa mga almost 6 years. 6 years. Mm-hmm. At sa lugar ng nanay mo? Doon ako matagal. Matagal. Hanggang yung aking ina ay na-stroke. At namatay. Sa akin namatay. Kailan kayo magkakatid ba? Siyam kami. Siyam? Pang ilan ka? Pang-walo ako. Pang-walo. Mm. Yung eldest namin na nasa Cagayan ngayon, so, yung sinabi ko nasa Isabela, yun na lang ang hindi naging Katoliko kasi may hatred sa akin. Sabi niya, yun si Paul. Anong saksi pa ko sabi niya? Paul. Kasi medyo may pera siya. Sabi niya, kung mag-asawa ka, sabihan mo lang ako sa patutulong ako sa iyo. Yung kapitid mo? Noong nalaman niya na ako po ay nagkatulong, sabi niya, yun si Paul, kahit luluhod pa yun sa aking harapan, iiyak pa siya, nagdugo, hindi ko siya bibigyan kahit piso. Kaya nung nag-asawa ako, hindi ko na siya, kinalimutan ko lang siya, pero that's not me na kinalimutan ko siya bilang kapatid, sapagkat always ko siya pinipray. Magulang yun. Yun ang pinaka-eldest namin. Mm. Yung anak niya nasa Beetle Home. Oh. Para yung Batikan ng ano. Saksi. Ako ang nag-ano noon. Ako ang nag-train. Ako ang nag-train. Hanggang naging pastor, naging part sa Beetle Home. At ako po ay invited to be a part of Beetle Family. Mm. So tulad yun ng Batikan, ng Katoliko. Pero yun ang panahon na mag-decide na po ako na although it was painful to leave the Jehovah's Witnesses, pero mas matimbang sa akin na nasumpungan ko ang tunay na simbahan na itinatag ni Jesus. Kaya, alam ko na sa Katoliko ay mag-undergo ako ng mga sufferings at natikman ko yun sa first year ko sa Katoliko. Nag-mining ako. Hanggang doon ako nagkasakit at sabi ko, hindi ito ang desire na aking puso. Sabi ko noon, pag ako ay magkatoliko, ay dudublihin ko yung aking effort. Doon nga ako ay aktibo sa hindi itinatag ni Jesus. So lalo na nandito ako sa simbahang katoliko, pero sa unang taon, hindi iyon natupad. Yun ang masakit sa akin sapagkat iniwanan ko yung Jehovah's Witness, ang katoliko naman na pinuntahan ko ay hindi ako unwelcome totally. Sapagkat sabi nila, yun si Paul, ano yun, ispay yun ng Katoliko. Hindi sila maniwala na ang isang katulad ko na ang ginawa. Sinireject ka pa sa mga... Sa Katoliko talaga.
Kapag sa iba pa yan, i-promote. Oh. Welcome home! Hindi. So, baka sabi na, ano sa si Paul? Ina-attackin na tayo ngayon. Siya naman ay nagkatoliko. So, yun, 1 year yun, parang transition. Ano yun? Yun ang pinakamasakit at mapait na karanasan ng aking conversion sa pag-convert natin na sa Himbahang Katoliko. So, ngayon, since 2014, when I decided to serve God in full time, hindi na ako nagtrabaho na secular at wala akong livelihood, pero sabi ko na Lord, nabinyagan ako at age 36. Tapos na yung kalahating bahagi ng ating buhay. Ang huling bahagi ng ating buhay ay i-dedicate ko ito sa iyo, sa iyong tunay na simbahan. Manatili ako sa Simbahan Katoliko hanggang sa huling pagtibok ng aking puso. Yun po ang aking desire. So, kahit nilijek ka pa. So, ako ngayon, nakikita ko. Pero single ka pa nun. Nag-asawa ko at ilang taon? Mga 30. Years old. 36 ako naging Katoliko. Nakapag-asawa ko. 30. Ah, 30. So yung asawa mo, saksi din? Hindi, Katoliko na. Oh, Katoliko na. Sa pagkasal ninyo. Oo, sa Katoliko. Sa Katoliko na nagpakasal. Yung asawa ko, kapitbahay ko, sapagkat sabi ni Jesus, love your neighbor. Ang ganda. Ang mainam na pag kapitbahay mo, yung asawa, hindi ka na po mahirapan mag-adjust. At walang sisihan. Ano man kasisihan mo na kapitbahay mo siya? Ilan yung anak niyo? Tatlo. Tatlo, pangatlo. Ito. Ito yung ating anak, si panganay. Paul Alper. Panganay. Pero ano to? May ano sa hearing problem na ipinanganak na death. So, sa sign language siya ngayon nag-aral. Kay Father Bumpat. Father Bumpat. Ito ang dahilan kung bakit nakalipat din ako sa Bohol. Sapagkat sa Cebu, merong tinatawag na congregation for the little mission for the dead sa Katolik. Pero babae yung sa kanila. Ang lalaki sa naga. Lalayo. Sabi ng ano congregation, dalhin nila doon sa naga. Sa Bicol. So, sa naga Bicol? Hindi ako pumapayag kasi mawalay sa akin. So, masabuti na kasama sa pamilya. So, nalaman ko na merong nag-cater ng ganitong kapansanan ni Padre Bumpat. Ang grade na siya? Grade 2. Sa speed. So, tatlo yung anak ni Brother Paul and then full-time sa pag-share sa kanyang conversion. Kung may invitation kayo, pwede kayo mag-communicate sa kanyang Brother Paul Alima Crusaders. Catholic Crusaders. Catholic Crusaders sa YouTube channel, ha? Pwede kayo mag-subscribe. Ang dami na, mga 75 na? 1,000? 25, diba? 73,000. Ah, 73,000. And then, kakatok kami na sa inyo, any amount, sa tulungan natin si Brother Paul sa this coming October 13. Parang pasalamat sa kanya dahil walang sweldo po yung ginagawa niya. Buong puso po. Voluntary lahat. This coming October 13 hanggang November. 31. October 31. So makauwi na kami sa first week sa ano, kung hindi matuloy yung ibang side trip namin. At ilalagay ko po yung Chica's number mo, bro, para matulungan natin. At lalong marami siyang ma-share sa atin kapag makapunta last year sa ano, Holy Land. And then, alam nyo, kapag makapunta tayo sa lugar, it is a great experience na yung nabasa natin sa libro ay totoo talaga. So, maka-attest tayo at sana masuportaan natin itong panawagan natin. At hindi kayo magsisisi dahil mag-live din ito. Tulad ng pagpunta natin sa, ano,
sa Holy Land, no? Dahil mga 320, brother Paul, no? 330 dahil six, euro eh. 6,000. 6,000 USD. At kulang na lang ng 200, no? More than 200. So, ano pa? Collectibles pa yung... 100,000 pa yung... Pero, in God's time, God's will, makasama natin si Brother Paul. More than 200 pa yung Paul natin. All is well. God will make a way. Yung ano sa Holy Land mo, isang linggo lang, di ba? 2 weeks yung sabi mo na rin po, kasama ko lang. And then... Sabi na sa akin na Father niya, ano, tutuloy ka? So, Father, wala ko lang. Sir, ano rin na? Yung mga kaibigan mo makatulog sa iyo, sinubukan ko talaga. Kinatoko ng grand po. So, kung ano pala, yung magkausap, napit ang luto. Pwede ang luto. Ngayon, medyo ganun din akin. Naramdaman. Kuya, man, kasi mas malaki ito. Ikaw sa bunta. Ano? Ingko sa mundo na. Pasak asin na dari bro. Kung tag kanon. Kanon ra, init. Na may dagang ikaw na. Ang aking ano na, aking nagandaman ay tulad mo kumunga tayo sa Holy Land. Para bang medyo, parang wala nang, parang walang pag-asa talaga. So saan ka pupulot ng ganong halaga? Kasi pala nasabi na subukan. Nakatukin yung puso ng mga malapit sa puso mo. At ngayon na mapunta ko sa saan mo itong marapili. Hindi ko nalang sa nade kasi parang abuse na sa generosity nila. Ano. It's up to them kung mabigay sila. Mas magasa, may bago tayong mga kaibigan na gano'n para iba naman. Kasi hindi naman maganda naman palagi naman tayo kung makatok sa puso nila. So, sa akin, sa mga tumulong sa akin noon, kayo nang bahala. Kung gusto rin yung tumulong pa sa akin, ay bukas ang aming yes puso na tanggapin iyon. Nakasama ito. Doon ka maalala, Brother Paul, dahil tutulungan tayo ng Diyos. And then, lalamlimlim yung pananampalataya ni Brother Paul. At marami siyang mga realization. Katulad ko, marami talaga realization. May pari na, ano, sabi niya sa akin, Father, kulang pa ako dito. So, ang problema niyan. Dahil kapag lalalim yung pananampalataya natin, sure ball, nalalalim din yung ating mga reflection at may share at may bahagi natin. At sasama siya ngayon, si Father Marquez. No? Sasama sa atin at si Brother Paul. Anong diocese today? Diocese of Butuan. Kilala siguro kanya na dahil lagi ka nag-talk doon with Bishop Ming. No? So this coming October 13 hanggang October 31, kung ay paghitulot sa Diyos, magpunta tayo sa magka-side trip. No? Pero all is well. No? So ilagay ko yung Gcash Brother Paul dito. Kayo na bahala mag-share. The more you give, the more you receive. No? Pero you are not obliged. So by your generosity, we can help propagating the truth by visiting the religious area. No? So, yan lang sa muna, mga kapatid, ha? Fighting Maria, tataksipti with a humble heart. Brother Paul? At importante yung dasal. Yun ang first remedy namin, yung prayer. At sa kasamagitan ng prayer, ay kayo na pang bahala. So, ang inyong maambag sa pilgrimage na ito, ay malayo na po ang milya. Miles na aming mararapin. At kung ano man ang aming masumpungan doon na experience, asahan ninyo ang aming ibahagi ito dito sa aming evangelization na gawain. So, once again, sumasati nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming amen. Salamat. So, maraming nanood sa atin, Brother Paul. 400. Praise the Lord. At i-announce mo yung incoming debate mo? So ngayong August 6, diba? Meron tayo maganap na isang Tagalog debate between our beloved Pastor Rian Fintes at nasa negisyon tayo na patunayan niyang ang iglesia na ating kinanipan na sumulpot lamang noong year 380 AD. So, Roman Catholic? So yun ang ating paano yan? I-dispute at ating
sagutin na hindi sa, hindi tama iyong sinabi ni Pastor Ian Fuentes. Ang Iglesia Katolika existido na bago pa man ang year 380 noong dineclare ni Emperor Theodosius I na ang Roman Catholic Church ay maging state religion ng Roman Empire. Bago pa man noon, ay ang Iglesia Katolika existido na po bago pa man ang year 380. So, yan ang topic. Yan ang August topic. 6, saan? Sa Tutulan Gym sa Dallas. Ah, Tutulan Gym. Hindi sa ano? Dito sa... Di gusto na na ano, para baka mag-ulan daw. Mag-ulan? Okay. Maraming salamat po. At ilalagay ko yung GCash number ni Brother Paul sa live natin. So, Fighting Maria, that are safety with a humble heart. God bless.